Hi guys, welcome back to Summer Rain Channel. Patuloy po ang aming pagbibigay ng update sa mga mahalagang usapin patungkol sa atin ng mga OFWs dito sa Lebanon. Kamakailan lang may ipinalabas na paunawa ang Polo Lebanon upang ipaalam sa lahat ang pansamantalang pagtigil ng pagtanggap at magproseso ng Dole AKAP simula noong 18 ng Hunyo sa kadahilanang naka 90% na po ang kanilang naproseso at naaprubahan para sa inilaang pondo. Samantalang may nakapila pang mahigit 1,000 email applications. Ang pagproseso at pag-aproba sa natitirang 10% ay ipagpapatuloy habang sinusunod ang first-come, first-serve basis. Samantalang ang nagdaang Free Mass Repatriation 2020 noong nakarang linggo ay matagumpay na nairaos. Ito ay ang pagpapatuloy ng programang libreng pagpapauwi na inumpisahan ng ating late Ambassador Catalia. Matapos ito ay mantala ng 3 buwan dahil sa COVID-19 pandemic. Itinuring ito na pinakamalaking repatriation in recent times of the Philippine history mula dito sa Beirut, Lebanon. Paspasan ang pagtatawag. Kaya aming panawagan sa lahat ng nagpalista na palaging handa at bukas ang mga telepono. Ngayon ating alamin mula sa mga kawani ng pasuguan ng Pilipinas dito ang mga mahahalagang update mula kay Attorney Marizar Kabatingan at Vice Consul Edward Chan. Ang natipon ng swerte, malaking biyaya po sa embassy at sa ating kababayan na nakauwi na wala po silang case of infection. Sa dami nila, 405. So that brings the total up to 618,023 people. Yung mga may kaso po sa general security, nire-refer po namin individually to GS for investigation. Kaya po medyo matagal kasi po during the whole course of the lockdown, wala pong investigation na nangyari sa general security. Our position is that, okay, kung gusto mo mag-pull out, we will pull your name out of the list, but there will be consequences. Yung mga nagpapakot sa akin, binibigyan sa general security yung names. Ganun yun. Every time, hindi sila na list of names of people. But more importantly, pag nag-pull out ang isang tao after being here in its experience, that is automatically an immigration offense. Kaya ang sinabi namin na, from the very get-go, na if you sign up, dapat masigido na kayo. Kasi, kung sa akin yung gusto nyo mo, eh, gagawin namin lahat para mapauwi kayo. And we will be using public funds. As in, kung meron ka, pagkakata ng Pilipino eh. Kahit po naman bukas po yung airport dito ng July 1, hindi po ibig sabihin noon ay willing to receive na sa Manila. Kasi all of that has to be arranged. As far as we know, is wala pa pong tentative date of opening ang Manila. So, kailangan po talaga namin eskasyonin kung kailan pwede mag-land. So, hindi pa rin po gawin hindi ganun kabilis yung pagpapauwi po natin. Kasi po yung mangyayari po noon, every time na mag-set po kami ng flight pabalik po ng Pilipinas, kailangan po namin sabihin si Manila, kumakuha kami ng landing clearance, tapos kung isang pagkuha po ng landing clearance is usually yung Manila yung magbibigay ng date. Kailangan po iyon because meron dahil tayo ay may ina-anticipate pang another batch na mass repatriation dito sa Lebanon, ating isa-isahin ang mga panuntunan upang sundan ng mga kababayan nating repatriates. Ang unang hakbang, registration. Mag-register online sa isef.redcross.org.ph. Paki-fill out ang mga required field. Siguraduhin tama ang mga impormasyon na isinulat. Kung ikaw ay wala pang email address, mas magandang gumawa na at ang contact details ay numero na sa Pilipinas. Ang registration ay ginagawa bago ang takdang oras ng paglipad. Huwag rin kalimutang i-upload ang bio page ng inyong pasaporte.
Isa pang paalala, huwag kalimutan ang password ng inyong email address. Ang pangalawang hakbang ay confirmation email at QR code. After ng registration online, makakatanggap kayo ng confirmation email at QR code sa isinulat niyong email address. Pakisave ito sa inyong telepono at screenshot. At huwag kalimutang magdala ng ballpen ang inyong munting sandata pag-uwi. Ang pangatlong hakbang ay briefing. Pagdating ninyo sa Pilipinas, magkakaroon ng briefing para sa simpleng prosesong daraanan. Makinig mabuti dahil bawat sinasabi ng mga nakatok ang frontliners ay mahalaga. Ang pang-apat na hakbang ay verification at barcoding. Pumunta sa verification counter at ipakita ang inyong QR code. Kayo ay bibigyan ng 6 na barcode stickers. Idikit ang isa sa inyong pasaporte or travel documents. Ang panglimang hakbang ay swab testing. Kayo ay papupuntahin sa isang testing area para maswab. Pakibigay ang natitirang 5 barcode stickers sa swabber. Ang pang-anim na hakbang ay immigration. Dumiretso na sa immigration counter at ipakita ang pasaporte, travel documents, pati ang barcode sticker. At ang panghuling hakbang ay quarantine facility assignment. Para malaman ang inyong quarantine center assignment, pumunta sa sumusunod na desk. Kung ikaw ay OFW sa OWA, si Ferrer na may local manning agency sa LMA, non-OFW returning Filipino sa DOT. At ang pinaka-importante para malaman ang inyong swab test results, please log in to www.redcross.com.ph. Rule number 1, makinig mabuti sa mga reminders pag lumabas na negative ang results ng inyong swab test. Maari na kayong tumawag sa inyong quarantine facility upang masikaso ng designated agencies ang inyong takdang pag-uwi sa inyong mga probinsya. Sa isang meeting naman ng ilang kawani ng Embahada Lebanon at ng mga Filipino coordinators, na Certificate of Appreciation was given to our Filipino coordinators frontliners for their support and invaluable assistance to the Filipino community in Lebanon during COVID-19 pandemic. So guys, that was all for today's episode. But before we end, we would like to thank the Philippine Embassy Lebanon for our Certificate of Appreciation as documenter of the recent Free Mass Repatriation 2020. And if you are new here, please subscribe to our channel and follow us on our Facebook page, Samurai Channel. Thank you all for watching. Until next time, stay safe and God bless us all.